Malawak ang ngiti ko, pagkaapak na pagkaapak ko sa labas ng kulungan. Ilang taon din ang itinagal ko bago ko tuluyang nakalabas. Hindi ko naman sinasadya ang pagkakabangga ko kay Lovely, sa kapatid nila Santi at Sandro. Dahil na rin sa connection at magandang record ko, pinayagan akong makalaya. Welcome back, Tina. Thank you, attorney. Salamat at hindi ka sumuko para makalaya ako. Wala ka naman kasing kasalanan. Pasensya na nga rin pala at wala si Santi dito. Hindi ko kasi siya makontak. Ayos na po yun. Pupuntahan ko na lang po siya sa bahay niya. Sabi ko dito, tumungutango naman ito sa kainiabot sa akin ng susi. Malawak ang ngiting tinanggap ko iyon. Marami akong pagkukulang kay Santi. Sa tagal ko sa kulungan, ang dami kong napagnilayan. Babawiin ko ang puso niya. Wala naman na si Mika na umaagaw kay Santi mula sa akin. Mababawi ko ito. Pagdating ko sa bahay nila, hindi agad ako nakapasok. Bago kasi ang guards at hindi ako kilala. Pero nakapasok din ako na makita ko ni Sandro. Gulat na gulat pa nga ito. Upo ka muna. Sabi nito, nagpasalamat ako dito. Si Santi nga pala. Nagtatampo ako sa kanya, hindi na niya ako binisita sa kulungan. Anong ginagawa ng pangit niyan dito? Malakas na tanong ni Amara na pababa ng hagdan. Masama ang tingin sa akin. Wife, malambing na sa way ni Sandro. Anong ginagawa mo dito? Lalandiin mo rin ba ang asawa ko? Amara, ligaya. Saway na ni Sandro. Hindi pa rin nagbabago ang babae. Ayaw na ayaw pa rin ito sa akin. Well, ako lang naman kasi ang dahilan kung bakit nasaktan ang best friend nito. At namatay na lang na malungkot. Amara, nagkakamali ka kasi. Si Santi ang dahilan ng pagpunta ko dito. Sabi ko, bakit? Kating-kating ka na naman? Amoy kulungan ka pa pero inuna mo na magpunta dito. That's enough. Tina, kung si Santi ang hinahanap mo ay wala siya. Mamayang gabi pa ang balik niya. Oo, mamayang gabi pa ang balik ni Santi at Mika. Bahagi akong tumawa. Hindi ka pa rin ba nakaka-move on? Wala ng best friend mo, Amara. Sinong may sabi na wala na siya? Nagpapatawa ka ba, girl? Girl, baka magulat ka na lang kasal na yung dalawa pag uwi dito. Saka hindi ka na babalikan ni Santi. Humaling na yun sa kaibigan ko. What do you mean? What I mean is, buhay ang best friend ko. May kambal na silang anak ni Santi at tiyak na pag-uwi nila ay may laman na naman ang tiyan ng best friend ko. Mahilig din kasi eh. Saka wala ka na mahabol kay Santi. Bumalik ka na lang sa kulungan. Para everybody happy lang. Buhay siya? Hindi makapaniwalang anas ko. Sabay umiling-iling. Malaka naging lamat sa relasyon namin ni Santi sa pagdating ni Mika sa buhay ng lalaki noon. Pero nang mawala ito, akala ko'y maibabalik ko pa sa dati ang lahat. Humanap ka na lang ulit ng iba. Total, sanay ka naman na iba't ibang lalaki ang kinakalantari. Inirapan pa ako nito. Sabay hila sa asawa nito na habang palayo ay sinisermonan si Amara. Huli na ba ako? Mika's Curse of the Boys. Mama! Dilinang kambal na makita kong bumaba ng sasakyan. Naluluhang tumakbo ko palapit sa mga ito, saka mayigpit na niyakap sila. Nasaan si Papa? Kala ko ba may Papa na kami pagbalik? Tita Ninang lied to us. Hope. Annie Faith. Mangiyak-ngiyak na lumayo sa akin saka tumakbong palayo. Sunundan agad ito ang nyaya nito. Sinulyapan ko si Hope. Bahagya itong umiti pero dama ko ang lungkot sa mukha nito. Ayos lang yun, Mama. Nag-expect lang siguro kami po na makikita na namin ang Papa namin. Malungkot na sabi nito. Puntahan ko lang po si Faith. Nagtampururot na naman po. Sabi pa ni Hope. Pero may naglandas na luha na mabilis ditong pinahid. Anak, tawag ko dito, ngunit umalis na ito. Mukhang umasa talaga mga ito na may ama na silang makikilala kapag umuwi ako. Mika. Si Amara, na naluluha na din sa pagkahabag sa akin. I'm sorry.
Aislam, excuse me. Sabi ko dito, hindi ko maiwasang magtampo dito. Kung hindi sila sumang-ayon, eh hindi sana ganito ang sitwasyon ko ngayon. Tinatawag ako nito. Narinig ko pa ang paghikbi nito. Mababaw lang talaga ang luha nito. Bruha! Natatawang binalikan ko ito. Hindi ko matitiis ang best friend ko. Mabilis ako nitong niyakap. Iyak ito ng iyak. Sa dami na ng pinagdaanan namin ni Amara, nauunawaan ko naman kung bakit gusto nitong maging okay na kami ni Santi. Iniisip din ito ang happiness ko. I'm sorry. Kala ko kasi makakatulong si Santi para maging okay ka na. Hindi ko naman na alam na sawa ka na sa kanya. Anong tingin mo? Nangungulila ako sa ducks niya? Hindi no? Ani ko dito na natatawa. Pero kung makahalingin ka, gaga, pwede ko nang ibenta sa mga porn site yung mga videos niyo. Hoy, pinanood mo kami? Aba, bagong kaalaman mas better. Lalo pat marami na ang gustong magpa-mentor sa akin. Seryoso? Oo nga. Ikaw, magpa-enroll ka na. May session kami ng mga student ko. Hindi ko naman kailangan yan. Mas expert pa ako sa'yo. Ngumisi ako dito. Mas expert ako sa'yo. Ilang taon kang tigang habang ako gabi-gabi. Mayabang na sabi nito. Napanguso ako. Totoo naman. I miss you so much, BFF. Sabi ko dito. May pakaway-kaway ka pa noon sa sementeryo. Pwede mo naman akong tawagan. Sinayin mo pang luha ko noon, grabe ka. Sorry na. Alam mo naman kailangan ko muna lumayo. Ayoko kayong madamay dahil sa gulo ng buhay namin ni Kuya. Kailangan ko lang lumayo upang maging ligtas kami ng mga anak ko. Hindi rin madali ang magbuntis sa kambal. Ayoko madamay sila sa panganib na dulot ng yamang meron kami. Ay, ano na pang balita? Kayang-kaya na naman ang i-handle ni Kuya mga yun. Ligtas na nga kami. Kaya pinauwi na kami ni Kuya dito pero sa tingin ko, mas mabuting bumalik din kami ng mga bata pagkatapos ng bakasyon. Mas payapa sa isla. Sabi ko dito, paano yan? Turo nito sa tiyan ko. Alam na alam talaga nito. Tsak nang sumusubaybay ito sa mga ganap namin ni Santi sa isla. Dating gawi. Solo flight. Kaya ko naman. Hindi kaya pagiging selfish na yan? Wala kang balak gawing parte ng buhay mo at ng mga anak mo sa Santi? Alam natin nagkamali yung tao pero hindi ba pwedeng bigyan mo ng chance? At oo nga pala, bumalik na si Tina. Ikaw din. Tiyak, luluha ka kapag nawala na naman. Pasaring nito. Si Tina? Oo. Nakulong siya, diba? Ngayon malaya na siya. Nagpunta nga agad sa family house nila, Sandro. Kitang-kita ko na ang plano niyang bawiin ang lalaki. Kapag sobra nang napagod si Santi, kahintay sa'yo. Kahabol sa'yo. Tiyak kong sasaluhin ni Tina iyon. Pakaramdam ko'y tinatakot lang ako ni Amara pero hindi naman naiwasang makadama talaga ako ng takot. Babawiin niya? Oo, gagawin daw niya lahat. Sabi nga niya wala ka man daw magagawa. Mas magaling daw siya sa'yo. Mababaliw si Santi. Babalik sa kanya. Mas marami nga daw siyang alam na position kaysa sa'yo. Sinabi niya talaga yun? Nabubuhay ang inis na tanong ko dito. Sunod-sunod na tumango si Amara. Kumuyumang kamao ko. Buwisit talaga sa buhay ko ang Tina na yun. Kala niya siguro, nakalimot na ako sa mga sakit na siya ang dahilan. Kaga siya. Titiyakin kong luluha siya ng dugo. Kaya ikaw, huwag kang mabagal. Gusto rin kitang maging sister-in-law. Kaya go na. Sabi nito sa akin. Nagkibit-balikat lang ako. Bahala sa Santi. Bagsak ang balikat na ni Amara sa naging tugon ko. Puntahan ko muna mga anak ko. Nagtungo ako sa silid ng mga bata. Dinig kong umiiyak ang mga ito. Hindi ko na nga naituloy ang pagtulak sa pinto. Gusto ko rin ang Papa. Hope. Ganun kay Sunshine. Humihigbing anas ni Faith. Sumikip ang dibdib ko. Gusto ko rin ang ganun pero wala namang iniuwi si Mama.
Kala ko nga may papa na tayo pag umuwi na si mama. Sabi ni Hope, napayikbi ako na marahang pumasok sa silid. Agad na nagpaalam na lalabas muna ang mga yaya nila. Mga anak. Mama! Sabay na tumayo ang mga ito at mabilis na lumapit sa akin at niyakap ako. Sorry po. Sorry po kasi nagtatampo kami sa'yo, mama. Gusto po namin ang papa. Iyak nang iyak ang mga ito. Gustong gusto po namin, mama. Sabi naman ni Hope, kaya ko na ba? Kaya ko na bang i-let go ang nakaraan ko para sa gusto ng mga anak ko? Gusto rin namin ang papa, mama. Ipilin nyo na lang po kami. Pakiusap ni Faith. Nag-i-emote na din ako pero nauwi sa tawa iyon. Ibang klase talaga mga batang ito. Tina? What are you doing here? Gulat na wika ko na makita ko si Tina na nasa sala ng family house namin. Nasaan si mommy? Wala ba si Alessandro dito at ang family niya? Hi, miss me? Nakangising anas nito. Naguhumiyaw ang utak ko doon. Malaking problema kapag nalaman ni Mika ito. Tiyak na mas lalong lalayo ang babae sa akin at hindi ko kakayanin iyon. Akma itong yayakap ngunit umiwas ako. Babe, hindi mo ba ako na-miss? Miss na kita. Nakangusong ani ng babae. Tapos na tayo. Matagal na. Alam ko. Kaya nga ako nandito para bawiin ka. Marami nang nagbago. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo na akong guluhin. Napaigtad ako nang bigla na lang niya akong yakapin. Para akong napapasong lumayo dito. Alam ko namang ako pa din. Di ko nga alam kung bakit umaarte ka pa ng ganyan. Wala na si Mika. Pati ikaw? Napaniwala na rin ni Amara? Patay na siya. Nope, she's not. Balak ko din siyang pakasalan. Mahal ko si Mika. Huwag mo na sanang guguluhin pa kami. Sabi ko dito sa katinalikuran na ito at dali-daling pumanhik sa salid ko. Mag-iimpake lang ako at magpapaampo na kila Mika. Kahit pa anong gawin ni Michael, ilalaban ko si Mika at ang mga anak ko. Mika's personal voice. Gabi nang dumating si Kuya Michael, inabangan ko talaga ang pag-uwi nito. Kakausapin ko ito tungkol sa plano kong pag-uwi sa isla. Tiyak na iisipin ang lahat na tatakbo na naman ako pero oo, tatakbo talaga ako. Ayoko ng gulo sa buhay ko, lalo na sa tahimik na buhay ng mga anak ko. Sasalubungin ko pa lang sana ito nang makita ko ang lalaking may hila-hila na maleta. Nakabuntot sa kapatid kong lalaki. May ngisi sa labi nito na waring proud na proud sa nagawa nito. What are you doing here? Kuya? Sinulyapan ko si Kuya Michael na nagkibit balikat lang. Kuya, bakit pinapasok mo lalaking yan dito? Anong ginagawa mo dito? I'm here. For good. What the hell? Gulat na anas ko. Your mouth! Saway ni Kuya. Kaya naman, mabilis kong itinig ko ang bibig ko. Kung may tao man na hindi sanay talaga sa bibig ko, yung kapatid ko iyon. Baka tahiin niya ang bibig ko kapag nagkataon. Mag-usap kayo. Hindi na kayo bata na kailangan pa na ipagtulakan just to do the right thing. May mga anak na kayo. Isipin niyo kung ano ang mas makabubuti sa kanila. Sabi ni Kuya, saka kami nito iniwang dalawa. Nang tingnan ko si Santi, nasa ekspresyon na namukha nito ang pagmamakaawa. Gusto kong lumayo. Kasi yun ang makabubuti sa amin ng mga anak ko. Ayoko makita yung sarili ko na wasak na naman. Hindi kasi yun kakayaning makita ng mga anak ko kaya please, umalis ka na. Pakiusap ko dito. No, kahit ipagtulakan mo pa ako paalis, hindi ako aalis. Ganito kasi yun. Nasa family house naman si Tina. Sabi niya ibabawiin daw niya ako. Papayag ka ba nun? Pinaglalaruan na lalaking itong emosyon ko. Nakakagalit. Oo, payag ako. Bumalik ka na sa inyo. Wasak ko, hindi ako payag. Dito lang ako. Ang kapal na mukha mo. Malungkot na anas ko dito. Lumamlamang ekspresyon na mukha nito.
Kahit paanong itahog mo sa akin, ayokong humantong ako sa puntong tanging lugar na lang napupuntahan ko yung mental. Ayoko nang mangulila ng sobra. Nakakabaliw kasi yun. Alam ko may pagkakamali ako, kaya ko namang itama. Bigyan mo lang ako ng chance. Mahal kita. Kung ikaw takot kang mabaliw, puwas ako, pagod na. Kaya please, ayoko matulad din ang mga anak ko sa akin. Kung kailan mahal ka na, saka ka mawawala. Mas pipiliin ng iba. Hindi kasi deserve ng mga anak ko yun. Hindi mo ako masisisi kung sobrang taas ng pader na iniharang ko sa pagitan natin dalawa. Ina rin kasi ako. Hindi pwedeng puro sex lang nasa isip ko. Kailangan ko rin protektahan ng mga anak ko. Luha ang sabi ko dito. Bumuntong hininga ang lalaki. Buwan ang desisyon ko. Dito ko titira. Susunod ako sa kahit saan man kayo pumunta. Hindi ko na uulitin pa ang malaking pagkakamali na nagawa ko noon. Baka sa asilom na ang bagsak ko kapag nawala pa ulit kayo. Hindi ako manggugulo. Hindi ako lalapit sa mga bata. Unless sila lalapit. Ang tigas ng ulo mo. Malungkot kong anas dito. Saka ito tinalikuran at pumanik na ng silid. Hindi ko na rin nakita ang gumuhit na sakit sa mukha ni Santi. Hindi ako makahinga. Pakaramdam ko may nakadagan sa mukha ko at dibdib. Pilit kong iniangat ang dahilan kung bakit hindi ako makahinga. Dito ako sa sala ng mansyon natulog. Pakapala na lang talaga ng mukha. Saka wala man lang nag-abalang bigyan ako ng silid kahit guest room man lang. Good morning, Papa. Ngiting-ngiti na anas ni Faith. Oo, simula nang makilala ko ang mga ito. Tinulungan ako ni Amara na makita ang differences ng dalawa upang mabilis kong matandaan. Nananaginip ba ako? Maluhaluhang anas ko. Saka sinapo ang matabang pisngi ni Faith. Saka ang pisngi naman ni Hope ang pinisil ko. Nope, you're not. Parang nga pong kami ang nananaginip kasi palagi namin dasal na magkaroon kami ng Papa. Love talaga kami ni Mama kasi binigyan na niya kami ng Papa. Sabi ni Uncle, ikaw daw si Papa? Sinabi ni Uncle Michael niyo yun? Nasaan ang Mama niyo? Si Mama? Tulog pa po yun. Papa, sabi ni Ate Sunshine, sasama daw kami sa kanila. Kaya maiiwan kayo ni Mama. Alagaan mo si Mama. Bye-bye! Sobrang daldal ng mga anak ko. Manang-manan sa nanay ng mga ito. Binuhat na ni Michael ang mga ito. Ikaw na bahala kay Mika. Tulog pa siya. Sabi ni Michael, napatango na lang ako sa katumalikod na mga ito. Tumayo ako sa kadali-daling pumanik sa ikalawang palapag ng mansyon. Inisa-isa mga silid bago natagpuan ang silid ni Mika. Masarap pa ang tulog nito. Balahura din ang babaeng ito dahil nakapanty lang at naghihilig pa. Hindi man lang nagkumot or something. Paano na lang kung may pumasok? Nalaki ang mga mata ko nang gumalaw ito at tumihaya. Shit, mukhang masarap ang breakfast ko. Mika's Crystal Overboys. Panay ang sulyap ni Santi, pero abala ko sa pagkain ko. Subo lang ako ng subo sa kinakain ko. Bumuntong hininga naman ang lalaki. Kapag ready ka na, pwede mo ba itong isuot? Natigilan ako ng ilapag nito ang isang box. Maliit lang iyon at hindi ako bobo para hindi malaman kung ano iyon. Nanginginig ang kamay na dinampot ko iyon, saka marahang napakagat labi. Binuksan ko yun at napasinghap nang makita ang laman noon. Hindi nga ako nagkamali. Sing-sing. Tiningnan ko ito. Naroon sa ekspresyon ng mukha nito na umaasa itong makarinig ng magandang salita sa akin, ngunit ngumiisi lang ako dito. Bumalik na daw sa Tina. Bakit hindi mo ibigay sa kanya ito? Dahil hindi naman siya ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Seryosong sabi nito. Nagkibit balikat ako. Kapag lumapit na naman sa Tina, tiyak na siya na naman ang pipiliin mo. Mahinang usal ko. Sapat para marinig nito. Yun din ang isa sa epekto ng painful experience ko kay Santi. Lumaki ang insecurities ko lalo na kay Tina.
Hindi ko man aminin, lalo na kay Amara at Kuya Michael. Sinubukan ko rin namang lumapit kay Santi noon at sabihing buntis ako at ito ang ama. Pero si Tina ang nakausap ko. Hindi mabilang sa daliri ko kung ilan ang insultong inabot ko sa gagang iyon. Kaya kita gustong pakasalan ay upang mapanatag ka. Hindi ka sala magpapatigil sa babaeng iyon. Mukhang hindi mo talaga kilala sa Tina. Napailing ako. Kung gusto mo, sasama na din ako sa isla. Kung doon ka panatag sa lugar na iyon, sasama ako. Doon na tayo mamuhay na buong pamilya. Sabi nito na ikinatigil ko. Seryoso ba ito? At ano? Iiwan mo lahat ng pinaghirapan mo dito? Ayoko mang maging sarcastic pero yun na ang lumabas sa bibig ko. Kaya kong iwan ang lahat kaysa naman ikaw na naman namang iwan. Kaya ko rin maging gwapong mangingista para mabuhay ko kayo. Sa isla, bigyan mo lang ako ng chance. Ang kapal talaga ng mukha ni Sandy. Kahit sa mga seryosong conversation, naisisingit dito ang kahanginan nito. Sigurado ka? Nakaangat ang kilay na tanong ko dito. Sunod-sunod na tumango ang lalaki. Okay, pag-iisipan ko. Ani ko rito. Hindi ko napigil ang mapanganga nang bigla na lang itong humagulhol ng iyak. Crazy. Sorry. I'm just so happy to hear that. Sobra mo akong binigyan ng pag-asa sa salitang iyon. He's crying. Nag-iwas agad ako ng tingin. Tumayo ito sa kalumapit sa akin. Inagap ang kamay ko sa kalumuhod sa harap ko. I'll do everything para makuha kong kapatawaran mo. Bubuo tayo ng pamilya kasama ang kambal at ang baby natin na parating. Mahal na mahal kita. Anito, bahagi ako siyang itinulak. Tapos ka na. Maghugas ka ng plato. Tapos ipahanap mo si Mang Kanor. Magpapamasahe ako. What? Ako na lang. Bakit kailangan lalaki pa magmasahe sa'yo? Salos na salos ang pagmamukha ng lalaki. Namiss ko na kasamasahin niya. Kaya naman ipatawag mo siya at papuntahin dito. Try to call Amara. Tiyak na may contact siya doon sa tao. Sabi ko dito, saka iniwan na ito doon.